Naniniwala ba kayo mga kalakbay na kapag sobrang nagmahal ang isang tao ay marami itong kayang gawin? Handa siyang hamakin ang lahat at isakripisyo ang kanyang sarili. Mahalin lamang ito ng taong itinitibok ng puso niya. Minsan pa nga ang iba ay naging obses na humantong na sa pananakit o kaya naman ay pagpapakamatay. Huwag lamang iwan ang taong minamahal nila. Pero sa mundong nababalot ng hiwaga at kababalagan, paano nga ba natin malalaman kung totoong pag-ibig ang nararamdaman natin o nasa ilalim tayo ng isang itim na kapangyarihan gaya na lamang ng tinatawag ng karamihang gayuma? Tulad na lamang ng isang taong malapit sa akin at ang mga napagdaanan niya ay nasaksihan ko. Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Casper. Nakatira dito sa Nueva Vizcaya at kasalukuyan nagtatrabaho ngayon bilang isang architect dito sa Mandaluyong. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo mga kalakbay ay karanasan ito ng aking matalik na kaibigan na itago niyo na lamang po sa pangalang Emila. Sabay kaming lumaki ni Emila at naging matalik kami magkaibigan. Ang totoo nga niyan ay para nangang magkapatid ang turingan namin sa isa't isa. Gawa nang wala kaming itinatagong lihim. At kahit saan man magpunta ang isa, ay naroroon din ang isa. Malapit din ang loob ko sa kanyang mga magulang at parang pumapangalawang magulang na rin ang turing ko sa kanila. Taong 2010. Nasa edad 25 na ang kaibigan ko. Ako naman ay 24. Nagkaroon ng nobya ang kaibigan kong taga-Kapis. Unang tingin ko palang sa kanyang nobyang si Senaida ay hindi ko na ito gusto para sa kaibigan ko. Pakiramdam ko kasi ay parang may kakaibang itinatagong lihim ang dalaga. Nga pala ng mga panahong ito ay nasa Maynila kami ng kaibigan ko at kasalukuyan nagtatrabaho noon. Sa pinagtatrabahuhan nga namin nakilala ni Emil ang dalaga at sa di malamang dahilan ay nabalitaan ko na lamang na naging sila na. Alam kong una pa lang ay nagpaparamdam na kay Emil ng pagkagusto ang dalaga. Kaya nga lang ay mapili at pihikan sa babae ang kaibigan ko at ayaw na ayaw niya sa maharot na babae at lapitin ng mga lalaki. Kung sa ganda ang pagbabasihan ay maganda talaga ang dalaga. Pero mahilig itong magsuot ng maiksing kasuotan at halos lumuwa na ang dibdib. Nakulang na lamang ay ipangalandakan itong pagpiyestahan siya ng kalalakihan. Sa tuwing binibiro ko nga at ginuguyo ang kaibigan kong patusin niya si Senaida. Total ay maganda naman at sexy ito. Hindi na siya lugi doon. Tsaka ang dalaga na ang nagpapahiwatig na gusto siya. Kaya't hindi na siya mahihirapan pa. Hindi ka nalugi sa babaeng yon, tol. Patusin mo na. Baliw ka talaga. Para namang hindi mo ako kakilala, tol. Yung mga ganyang klaseng babae, malayong-malayong matipuhan ko yan. Minsan naturan sa akin ni Emila. Kaya naman noong nalaman kong sila na ni Senaida, ay talagang labis ang pagtataka ko mga kalakbay. Dahil sa pagkakaalam ko ni Katiting, ay walang pagtingin ng matalik kong kaibigan sa babaeng iyon. Kapag naman tinatanong ko si Emil kung paanong naging sila ni Senaida, ay hindi niya sinasabi. Basta nagising na lang daw siya na isang araw na mahal niya na ang dalaga. Naloko na, sira ka ba, tol? Ano bang nakain mo at bigla ka na lang nagkagusto sa babaeng iyon? Kunot noong tanong ko uli sa kanya nang may sa magkausap kami. Dahil hindi talaga ako kumbinsido na bigla na lamang siya nagkagusto sa babaeng iyon. Hindi naman umimik si Emil sa sinabi ko. Bagkus ay napabuntong hininga na lamang siya at nakikinikinita ko sa kanyang mukha na parang nalilito ito. Bahala ka na nga, tol. Kung talagang gusto mo siya at hindi kita mapipigilan, suportahan na lang kita. Basta huwag na huwag ko lang malalaman na sinasaktan ka ng babaeng haliparot na yon. Tapos kung hahayaan mo lang na ganun ang sitwasyon, eh talagang makakatikim ka na sa akin ng sapak. Naiinis ko pang wika kay Emil. Simula nga noon ay napapansin ko na unti-unti nang nagbabago ang ugali ng kaibigan ko.
Naging mailap na siya kapag nakikipagkwentuhan ako sa kanya tungkol sa mga kadalagahang natitipuhan ko. Kapag naman inaaya akong mag-inom kami, kasama ang iba pa namin mga katrabaho, ay hindi na siya sumasama. Ang palagi niyang nirarason ay may lakad sila ni Zenaida. O kaya naman ay ayaw ng dalagang nagiinom siya. Naisip kong baka nga totoong mahal ng kaibigan ko ang dalaga. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Hanggang sa isang araw ay nagsabi sa akin si Emil na uuwi ito ng probinsya namin para sabihin niya sa kanyang mga magulang na mamamanhika na ito kay Zenaida. Seryoso ka ba, Tol? Hindi ka ba nabibigla lang? Hindi ko na napigil ang tanong sa kanya. Seryoso ako sa sinasabi ko, Tol. Maiksing tugon na Emil. Teka lang ha, parang napakabilis naman yata, par. Kailan lang naging kayo ni Zenaida? Tapos ngayon mamamanhigang ka na agad sa kanya. Huwag ka namang masyadong magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi ko nga rin alam, Tol, kung ano itong nararamdaman ko. Basta iba talaga ang tama ko kay Zenaida. Hindi ko maipaliwanag. Wika pa sa akin ni Emil habang nakangiti. Tinanong ko naman siya kung papaano na ang trabaho niya kung uuwi siya ng probinsya. Sinabi niya namang aalis na siya sa trabaho. At sa probinsya naman nanatili kasama si Zenaida. Total naman ay malawak-lawak naman ang kanilang nyugan. Iyon na lamang raw ang kanyang pagkukuhanan ng hanap buhay kapag naging mag-asawa na sila ni Zenaida. Sige, Tol, kung yan talaga ang gusto mo. Pero ang maipapayo ko na lamang sa'yo ay mag-iingat ka palagi. Tsaka pasensya ka na, Tol. Hindi ako makakasama sa'yo sa pag-uwi mo sa probinsya. May kailangan pa kasi akong tapusing trabaho dito. Turan ko kay Emil. Ngumiti naman siya at tumango. Sa paglipas ng mga araw, wala nang umuwi na sa probinsya ang kaibigan ko kasama si Zenaida, ay wala na akong naging balita pa sa kanila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, ay nagkaroon na ako ng nobya na itago niyo na lamang din sa pangalang Amara. Dahil sa nagdadalang tao na ang nobya ko, kung kaya't nagbabalak na rin kami magpakasal. Kaya naman bago kami magpakasal ay napagpasya namin na magbakasyon na muna sa probinsya ko. Kapag kasi mag-asawa na kami at manganak na siya, ay baka matagalan na kaming makapagbakasyon sa mga magulang ko. Masayang-masaya pa ako habang bumibiyahe pa uwi ng probinsya. Dahil sa wakas, bukod sa maipapakilala ko ng personal sa mga magulang ko ang nobya ko, ay makikita ko na rin ang matali kong kaibigan. Subalit mga kalakbay, gayon na lamang ang lungkot ko. Sa kadahilan ng noong makarating na ako ng probinsya at ilang araw na akong nagpapabalik-balik sa bahay ng kaibigan ko, ay palagi na lamang walang tao. Kapag naman tinatanong ko sa mga kapitbahay, ay walang nagsasabi sa mga ito. Nay, itay, ano po bang nangyari sa kaibigan ko at sa mga magulang niya? Bakit palagi na lamang walang tao ang bahay nila kapag pumupunta po ako? Tanong ko sa aking mga magulang. Napansin kong sandaling nagkatinginan sila bago nagsalita. Ayon pa sa aking ama, ang dating sigla sa tahanan ng mga magulang ng kaibigan ko ay napalitan ng lungkot. Dahil sa sabay-sabay na pagkakasakit ng mga magulang ni Emil. Palaging idinadaing ng ina ni Emil ang matinding pagkahapo at paninikip ng dibdib. Samantalang ang kanyang ama naman ay naninilaw ang mga mata na para bang may sakit itong hepa. Noong pinatignan naman sa pagamutan, ay sinabi ng mga doktor na sakit satay ang naging sanhi ng paninilaw ng mga mata ng ama ni Emil. At ang ina niya naman ay may sakit sa puso at namamana raw iyon. Teka lang po, itay. Hindi ba't sa pagkakaalam ko ay wala namang may lahing sakit sa puso ang pamilya nila, Emil? Bakit bigla na lamang nagkasakit ang ina niya? Pagtatakang tanong ko, sabay namang napailing ang mga magulang ko at nagwika pa ang aking ina na iyon din ang pagkakaalam nila. Sinabi naman ng aking ama mga kalakbay na simula noong nanggaling sa Kapis sa lugar ng nobya ni Emil ang pamilya nito ay doon na nagsimula ang kakaibang mga kababalaghan. Paano ba naman kasi? Simula nang nanggaling sila doon ay hindi na kumikibo ang mga magulang ni Emil na para bang tinakasan ang mga ito ng sariling sigla. Base pa nga sa sinasabi ng ibang mga kapitbahay nito
ay kakaiba na nga ang ikinikilos ng mag-asawa. At maging si Emil ay ibang iba na umano sa dating Emil na kakilala ko. Sa Losa raw ang naging asawa ni Emil. Ang gusto nito ay palaging nasa kanya lamang ang atensyon ng kaibigan ko. Kapag may mga ibang taong nakakausap ang kaibigan ko ay nagagalit ang babae. At kung minsan ay sinasaktan at ipinapahiya pa raw ito sa harap ng maraming tao. Talaga ho banay. Eh yung babae nga ang malandi nung nasa Mandaluyong pa kami. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Unang tingin ko palang talaga sa babaeng iyon ay hindi na maganda ang nararamdaman ko. Wika ko sa aking mga magulang matapos kong marinig ang mga pahayag nila. Saan nyo ba kasi nakilala ang babaeng iyon anak? Kahit nga kami ng nanay mo, unang tingin palang doon ay hindi na maganda. Parang may mali doon sa dalaga. Anya pa ng aking ama. Napakunot noon naman ako at nagtanong sa aking ama kung ano ang ibig niyang sabihing may mali kay Zenaida. Ewan ko lang ha, pero pakiramdam ko ay may kakaibang itinatagong lihim ang asawa ni Emil. Masyado iyong iwas sa mga tao at kung lalabas man ay magtatakip silim. Saka kung makatingin, akala mo'y kakatay ng tao eh. Sinabi ko naman sa kanilang nakilala ni Emil ang asawa niya sa pinagtatrabahuan namin. Yun nga din ang kutob ko sa babaeng iyon, itay. Noong una kasi sa pagkakalam ko, ay wala talagang gusto sa kanya ang kaibigan ko. Pero nagulat na lamang ako. Nang isang araw ay sila na ni Zenaida, ni hindi ko man lang na lamang pinopormahan pala ni Emil ang babaeng iyon. Turan ko pa sa aking ama at napapakunot ang noo habang nag-iisip. Isang umaga noon, nagulantang na lamang kami nang mabalitaan namin na namatay ang sanggol na anak ni Aling Sonia. Ayon pa sa mga naririnig kong haka-haka, ay aswang raw ang dumali sa bata. Sapagkat ilang araw na nagpapabalik-balik ang lagnat ng sanggol at may naririnig silang umaali-aligid na malaking ibong kulay itim ang nagpapaikot-ikot sa bahay ni Aling Sonia tuwing sumasapit ang takip silim. Kinaumagahan nga ay nadatnan na lamang ni Aling Sonia na wala ng buhay ang sanggol at kulay lila na ang balat na nanunuyot at animoy sinipsip ang dugo hanggang sa masaid iyon. May nakitang maliit na butas rin sa likuran ng sanggol at parang tinusok lamang iyon ng may kalakihang karayom dahil sa medyo namamaga pa ang parte na pinagtusukan. Ano bang nangyayari dito sa lugar natin? Dati naman walang ganyang nangyayari. Bakit ngayon ay may napapabalita ng mga aswang na umaali-aligid dito sa baryo natin? Buntong hininga ng aking ama, sabay baling sa aking nobya at sinabihan na huwag na muna maglalabas ng bahay dahil baka mamaya ay makasalubong o makasalamuhan niya ang aswang. Araw ng Sabado noon, saktong pagpunta ko sa bahay ng kaibigan ko ay nadatnan ko siya sa bakurang pinagbababato at pinagkakakagat ni Zenaida sa braso. Na parabang nanggigigil iyon sa galit. Dali-dali naman akong naglakad papasok sa loob ng kanilang bakuran at nagtaas ng boses na sinuway ko si Zenaida. Sandali naman itong nagulat at nanlilisik ang mga matang tinitigan ako bago pumasok sa loob ng kanilang bahay. Noong hinarap ko naman ang kaibigan ko, ay nakaramdam ako ng awa at nakikinikinita kong parabang nawala yata sa matinong pag-iisip ang kaibigan ko. Tol, nasisiraan ka na ba ng ulo? Abay, bakit mo naman hinahayaang ganyanin ka ng babaeng iyon? Nanggigigil na tanong ko sa kaibigan ko. Napansin kong nangilid ang mga luha ni Emil at parabang pinipigilan lamang nitong huwag iyong tumulo. Kaya't nahabag talaga ako kalakbay at parabang gusto ko nalang yakapin ang kaibigan ko para gumaan ang bigat na nararamdaman niya. Batid ko kasing kahit hindi siya nagsasalita ay may bigat siyang dinadalang problema. Diyos metol, ano bang nangyayari sa'yo? Ang pangit mo na. Bulalas kong turan at hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ng kaibigan ko. Mababakas pa kasi sa mukha at braso niya ang mga kalmot at kagat. Na sa palagay ko ay wala namang ibang may gawa kundi ang asawa niyang may lahi yatang aswang. Bakas na bakas sa itsura ng kaibigan ko ang panlulumo sa sarili. Wala na ang dating makisig at buo ang kumpiyansang lalaki na tinatawag kong matalik na kaibigan. Ang lalaking habulin ng babae noon
dahil sa angking kagwapuhan nito. Totoo nga ang sinasabi nila. Naiiling ko pang sambit. Parang ibang tao na ang kaharap ko ngayon. Paray, bakit ka pumayag ng ganito? Seryosong tanong ko sa kanya. Pero nagulat ako ng mga kalakbay nang biglang sumeryoso ang mukha nito at mabalasik na tumingin sa akin. Tol, pabayaan mo na ako kung ano ang gusto ko. Dito ako masaya, tol, kaya hayaan mo na ako. Seryosong wika sa akin, Emil. Baliw ka na ba? Alam ba ito ng mga magulang mo? Teka, nasan ba sila at kakausapin ko? Tanong ko sa kanya at akmang pupunta na sa pintuan ng bahay. Umuwi ka na, tol, pakiusap lang. Pigil sa akin ni Emil sa mahinang boses ngunit madiin. Hindi, tol, kakausapin ko lang sila. Nasaan ba ang mga magulang mo? Matagal ko na silang hindi nakikita, kaya gusto ko rin silang kamustahin. Turan ko at naglakad na nga papalapit sa pintuan. Mabilis naman akong pinigilan ni Emil sa braso at sinabihang lumabas na ako ng bakuran nila. Madiin naman akong tumanggi at iwinaksi ang braso niya. Subalit isang sapakang natamo ko sa kanya na para bang ayaw niyang makita ko ang mga magulang niya. Ano bang problema mo, Emil? At bakit ayaw mong makita ko ang mga magulang mo? Paasik na wika ako sa kanya. Subalit kinuwelyohan niya lang ako at mabalasik ang mga matang sinabing lumabas na ako ng bakuran nila bago niya pa ako masapak muli. Sige, pagbibigyan kita ngayon, tol. Pero sa mga susunod na araw, ay babalik ako dito para kausapin ang mga magulang mo. Wika ako sa kanya habang nagpipigil ng galit. Matapos ko namang sabihin iyong kay Emil, ay saka pa lamang siya huminahon at binitiwan ako. Padabog naman akong lumabas ng kanilang bakuran at may tampong nararamdaman sa kaibigan ko. Dahil imbis na magkamustahan kami dahil sa matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita, ay sapak pa ang natanggap ko sa kanya. Baliw na nga yata ang kaibigan ko, ah. Sambit ko sa aking sarili at hinawakan ng pangang natamaan ng kamay ni Emil. Sa isip-isip ko habang naglalakad pa uwi, ay tuluyan na nga yatang nabaliw ang kaibigan ko sa isang pagmamahal. Naiwan ko kung pagmamahal ba ang tawag doon o kamartiran. Ang buong akala ko ay babae lamang ang martir, pati pala ang kaibigan kong si Emil. Kalalaking tao ay napakamartir. Kahit na sinasaktan at base sa mga naririnig kong kwento, na kahit harap-harap ang ipinapahiya sa mga kalapitbahay, ay baliwala lamang sa kanya. O anak, anong nangyari sa'yo at parang nasapak yata ng tambay dyan sa labas? Tanong ng aking ama nang mabungaran ko ito sa may balkonahe. Kaagad naman niyang tinawag ang aking ina at inutusang ipagtimpla ako ng kape. Sabihin mo nga sa akin, anak, anong nangyari sa'yo at mukhang hindi yata maganda ang pinuntahan mo? Tanong muli sa akin ng aking ama. Napabuntong hininga na muna ako bago ko inihayag sa aking ama ang lahat ng nangyari. Napamura naman siya matapos malamang nasapak ako ni Emil. Baliw na yata talaga ang kaibigan mong iyon. Ano bang nakain niya at bigla ka na lamang sinapak? Turan pa ng aking ama pagkatapos uminom ng kape. Sinabi ko naman sa kanyang baka kaya nagalit yun sa akin dahil ang akala niya ay pinakialaman ko ang buhay may asawa niya. Sinabi naman ng aking ama na para saan pa ang pagiging magkaibigan kung hindi naman pinapakinggan ng payo sa isa't isa. Hayaan niyo na po yun, tay. Mukhang wala na akong maitutulong pa sa kanya. Simula ngayon hindi ko na po pakikialaman ang buhay niya para hindi na siya magalit pa sa akin. Wika ako pa sa aking ama. Ilang minuto pa kaming nag-usap nang sabigla na lamang sinabi sa akin ng aking ama na hindi kaya nagayuma ang kaibigan mo. Kasi ang sabi mo sa akin nung nakaraan, hindi gusto ng kaibigan mo ang babaeng iyon. Tapos bigla na lamang isang araw, naging sila na. Isipin mo nga kung ano ang ginawa ng asawa ni Emil noon bago naging sila. Sandali naman akong napaisip at binalikan ng nakaraan. Habang binabalikan ko nga ang mga nangyari, ay naalala kong palagi palang binibigyan ng pagkain at inumin niya si Naida ang kaibigan ko. Kapag nga nang hihingi ako ng pagkain dito ay nagagalit siya sa akin at sinasabihan niya akong para kay Emil lamang ang pagkain inihahanda niya. Noong una ay ayaw pang tanggapin ng kaibigan ko ang mga pagkain binibigay ni Senaida. Pero kalaunan ay tinatanggap na iyon ng kaibigan ko.
Ang sabi niya kasi ay nahihiya at naaawa na ito sa dalaga. Simula nga noon ay unti-unti kong napapansin na napapalapit na ang loob ng kaibigan ko sa dalaga. Itay, paano niyo po naisip yung tungkol sa gayuma? Hindi ko naisip yun ah. Manghang tanong ko sa aking ama. Nakalimutan mo na bang isang manggagamot ang lolo mo? Nako, ikaw talagang bata ka. Nakapunta ka lang ng Maynila ay naging makalimutin ka na. Wika pa ng aking ama, habang napapakamot naman ako sa batok at bahagyang natatawa. Matapos naman ang usapin namin ngayon, ay nagplano kami kung papaano naming madadala si Emil sa abuelo ko na sa kabilang baryo na katera. Sinabi naman ng aking ama na makipagbati ako at sakyan ko lang ang sasabihin ng kaibigan ko para hindi siya magalit sa akin. Kapag nakuha ko na ang loob niya ay saka ko siya yayain. Yang mga ganyan taong napapasailalim sa itim na mahiga ay hindi na nakikinig yan sa kung anumang sasabihin mo o ipapayo mo dahil hindi na nila alam ang ginagawa nila. Wika pa ng aking ama at tinapik-tapik ako sa balikat. Sige po itay, ako na ang bahala kay Emil, maraming salamat po. Sabi ko sa aking ama, sabay paalam at pinuntahan ko ang aking nobya sa kwarto. Sa paglipas ng mga araw ay ginawa ko nga ang napag-usapan namin ng aking ama. Kahit na itinataboy ako ng kaibigan ko at pinagbabantaan, ay hindi ako nagpatinag. Bagkus ay mas lalo ko siyang inintindi at hinabaan ng aking pasensya. Dahil baka nga totoo ang sinasabi ng aking ama na ginayuman ni Sinaida ang kaibigan ko at baka pati ang pamilya ni Emil ay may hindi na magandang nangyayari. Kaya ayaw akong papasukin ni Emil sa loob ng kanilang bahay. Dahil ayaw nitong makita at malaman ko kung anong sitwasyon ng kanyang mga magulang. Humanda talaga sa akin ang babaeng iyon kapag may nangyaring hindi maganda sa mga magulang ng kaibigan ko. Sambit ko pa sa aking sarili. Isang gabi noon, kasalukuyang nakahiga na kami ng nobya ko. Nang bigla na lamang akong nakarinig ng sit-sit at nagmumula iyon sa labas ng bintana. Nakita kong biglang natakot ang nobya ko. Dahil baka iyon raw ang aswang na nababalitaan niyang pumapatay sa sanggol. Sinabihan ko naman siyang huwag mag-alala at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Sige na, matulog ka na at ako nang bahala. Sambit ko sa kanya. Makaraan lang mahigit isang oras ay nakarinig na naman ako ng mahihinang sitsit. At sa pagkakataong iyon ay parang nasa tabi na ng bintana ng kwarto namin. Dahil sa inis ko ay dahan-dahan kong kinuha ang itak na nasa gilid ng higaan at dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Saktong pagkabukas ko ng bintana ay bumulaga sa akin ang nakakakilabot na nilalang. Lintik aswang nga, sambit ko sa aking sarili, sabay pabalabag na isinara ang bintana. Umuni naman ang nakakakilabot ang aswang at narinig ko na lang ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak. Napabalikwas naman ang bangon ng nobya ko at nagtanong kung ano ang nangyayari. Maging ang mga magulang at kapatid ko ay nagulat rin. Kaya naman nauna na silang tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas ko naman ay may hinahabol na silang malaking aso na napakapayat at galising papunta sa talahiban. Napahinto naman sila nang nasa paanan ng kagubatan at hindi na sinuong pa ang looban. Dahil delikado na umano. At baka mamaya ay may kung anong nilalang pa ang nakaabang sa loob ng kagubatan. Sinabi naman ng kapatid kong nakilala niya ang nilalang na hinahabol nila. Noong tanungin ko kung sino ay halos manlambot ang mga tuhod ko. Nang malaman kong sinabi ng kapatid ko na ang asawa ni Emil ang aswang na hinahabol nila. Noong kasing pumasok na iyon sa talahiban ay biglang nagpalit ng anyo. Kaya't siguradong sigurado siya sa kanyang nakita. Sa lalong madaling panahon ay kailangang kunin na natin si Emil at ang mga magulang niya para maipagamot. Dahil kung babagal-bagal pa tayo, ay baka mahuli na ang lahat. Wika pa ng aking ama. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin namin. Sinabi niyang bukas ay pupuntahan namin ang bahay ni Emil at kunin namin sila't dalhin sa pagamutan. Dahil hindi na maganda ang nangyayari. Kinabukasan nga ay pumunta kami sa bahay ng kaibigan ko. Nagdala pa ng pangontra sa aswang ang aking ama. Nang sa gayon ay kung naroroon man si Sinaida, ay wala itong magagawa at hindi kami malalapitan. Nang makarating nga kami ay wala roon ng babae. Kaya't agaran na naming pinuwersan dalhin si Emil sa manggagamot
kasama ang kanyang mga magulang. Habang bumibiyahe nga kami, ay maluha-luha na ako at para bang anumang sandali ay papatak na ang aking mga luha. Sa kadahilan ng awang-awa ko sa kalagayan ng kaibigan ko at sa kanyang mga magulang. Napakapayat at halos buto-buto na ang mga magulang niya. Halos lumuwa na rin ang kanilang mga mata at napakaputla na. Nang makarating nga kami sa bahay ng lolo kong manggagamot, ay kaagad na itinali si Emil sa higaan. Dahil nagpupumiglas ito at nagsisigaw ng umuwi, dahil baka umuwi na ang asawa niya at hinahanap na siya. Pakawalan niyo na ako dito. Uuwi na ako sa bahay, hinihintay na ako ng asawa ko. Halos maghalo na ang luha at sipon ng kaibigan ko, pero pilit pa rin itong nagpupumiglas. Mahigpit naman namin itong iginapos sa higaan, kaya't kahit anong gawin itong paglimbag, ay hindi ito nakakawala. Kaagad namang inumpisahan ni Lolo Jr. ang panggagamot sa kaibigan ko. Nagpausok na siya ng mga kung ano-ano mga halamang dahong tuyo at itinapat iyon sa kaibigan ko. Pagkatapos ay umusal siya ng mga orasyon habang dinidiinan ng sikmura ni Emil. Panaiihip rin ni Lolo Jr. sa katawan ni Emil at paulit-ulit na pinapasada ang usalan at pinitik ng 3 beses. May mga halamang gamot rin siyang inihampas sa buong katawan ng kaibigan ko. Nanggagalaiti naman sa Emil at para bang may ibang tao ang kumokontrol sa katawan niya na panayang pagmumura. Mas lalo namang nagalit si Lolo Jr. nang marinig niya ang walang sawang pagmumura ni Emil. Kaya't ang ginawa niya ay mas lalo niya pang diniinan ang sikmura ni Emil. Tapos ay may ipinainom siya ditong katas na halamang dahon na napakapait. Panay naman ang pagpupumiglas ng kaibigan ko at iniiwas niya ang bibig para hindi mainom ang katas ng halamang dahon. Subalit hinawakan ng mahigpit ni Lolo Jr. ang bunganga ni Emil at pilit na ipinainom yon. Matapos painumin ni Lolo Jr. ang kaibigan ko, ay sunod-sunod na ang pagsusuka nito ng kulay lila. Hanggang sa di kalaunan, ay puro bulana na parabang asong nalason ang inilalabas niya sa bibig. Natataranta naman ako at tinanong ang aking lolo kung ano ang nangyayari sa kaibigan ko. Dahil buong akala ko ay mamamatay na ito, sapagkat panay na ang pagpitik ng mukha nito at nanginginig na ang buong katawan na animo'y mamamatay na. Lo, ano pong pinainom nyo kay Emil? Bakit po nagkakaganyan siya? Baka po mamatay yan. Pag-aala lang tanong ko kay Lolo Jr. Sinabi niya namang isang laso nang ipinainom niya sa kaibigan ko, pero huwag umano ako mag-alala. Dahil ang lasong iyon ay gamot sa mga taong nagayuma o kaya naman ay nayanggaw. Ang mga may ganong klaseng sakit ay hindi mamamatay sa lason na ipinainom niya. Kaya ipanatag ko lang daw ang aking sarili at huwag mag-alala pa. Dahil ayos lang ang kaibigan ko. Matapos namang sabihin ni Lolo Jr. iyon ay napanatag na ako. Matapos namang gamutin ang kaibigan ko, ay isinunod niya naman ang mga magulang nito. Inabot si Lolo Jr. ng magdamag sa panggagamot at nang matapos na ay saka pa lamang kami nakapagpahinga. Kinabukasan ay labis-labis ang pasasalamat ni Emil sa pamilya ko. Dahil wala siyang kamalay-malay sa mga pinagagagawa niya. Hindi niya alam na pati ang pamilya niya ay nalagay na sa peligro, sapagkat unti-unti na palang binibiktima ni Senaida. At siya naman sa pagnanais na makuha siya ng babae ay ginamitan na ng gayuma. Pilit namang ipinaalala sa kanya ni Lolo Jr. kung saan sa Hakapi siya pumunta at saan ang bahay ng pamilya ni Senaida. Sinabi naman ni Emil na hayaan na lamang dahil naalis na rin naman ang gayumang ginawa ng kanyang asawang aswang. Tol, maraming salamat talaga sa iyo. Kung hindi sa iyo at sa pamilya mo, baka kung lumipas pa ang mga araw, ay bangkay niyo na kaming makikita sa aming pamamahay. Nahihiyang wika pa ng kaibigan ko. Niyakap ko siya at pagkatapos ay sinabihan na sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang. Matapos nga ang mga pangyayaring iyon ay medyo tumagal muna ang pagbabakasyong ko sa probinsya. Hindi ako umalis sa tabi ng kaibigan ko hanggat hindi pa nakaka-recover sa mga pangyayari sa Emil at ang mga magulang niya. Simula rin noon kalakbay ay hindi na muling nagpakita pa si Senaida. Sa ngayon po ay may sariling pamilya ni si Emil at nakikita kong sobrang saya nito sa babaeng tunay na tinitibok ng kanyang puso. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat.